Matapos umalis ni Dorothy ay niyakap ako ng napakahigpit ni Lander. Alam kong nakukonsensya rin siya sa nagawa niya kay Dorothy. She'll soon understand, minahal mo siya ng sobra, sinakripisyo mo ang higit sa oras mo noon sa kanya. Inalagaan at pinahalagahan, hindi siya umimik at nanatili sa pagyakap sa akin. Inalo ko siya gamit ang pahaplos sa kanyang malamyos na buhok. I'm sorry, pasensya na, ako ang dahilan kung bakit napakakomplikado na, naiiyak ko na namang sambit. Sana hanggang ngayon kayo pa, namamaos kong bulong sa kanya, naramdaman ko ang pamumuunang basa sa balikat ko at pagyugyug ng katawan niya habang yakap-yakap ako, hindi ko siya masisisi kung nagsisisi siyang nagpahulog sa bitag ko, he's so into Dorothy. Ang dami na rin nilang pinagsamahang dalawa, masakit para sa kanya ang saktan ang minsay naging mundo niya, minsay minahal niya ng sobra, hinagod ko ang balikat niya at hinarap siya, sinakop ko ang mukha niya na ngayon ay puno na ng luha, ngumiti ako sa kanya at hinalikan siya sa tip ng ilong niya. Gusto mo ba siyang balikan? I'm willing to set you free, Lander, kahit ito lang ang maibabayad ko sa mga kasalanan ko sa inyo. Ayoko, ayokong pakawalan ka, Lander, pero kung iyon ang gusto mo, ibibigay ko. Agara ng kanyang pag-iling at pagnguso, tumigil siya sa pag-iyak saka ako tinapunan ng mapangahas na titig. Ang kanina'y parang batang paslit na tila pinagpapalo ng kanyang ama ay naging isang parang tigre na anytime maaari na akong sakmalin. Ipinamimigay mo na naman ba ako, Aurelia? Kunot noo kong pinitik ang nakakunot ring noo niya. Nagtatanong ako, kung oo ang isasagot mo edi oo, ipamimigay nga kita. Pero kung gusto mong manatili sa akin, yon ay mas ikasasaya ko pa. You know, Lander, I have done a lot of stupid things to the both of you. Gusto ko namang bumawi, nakukonsensya kasi ako dahil ang daming sana na nasayang ng dahil sa akin, lalo ko lamang siyang ginalit dahil ang tigreng nakadepi na sa kanya kanina ay naging demonyo na, sumimangot ako at lumayo sa kanya, nagugat ang sikip mula sa dibdib ko at namumuo ang mga luha sa aking mga mata, pagkuwan ay humikbi na ako. Nakita ko, panimula ko habag hawak-hawak ang dibdib ko. Nakita ko kung paano mo isinakripisyo ang lahat sayo para lang kay Dorothy. Nakita ko kung paano umusbong ang pagmamahal sa'yo kapag nasa tabi mo siya, nabangan ko kung gaano kakasaya noong sinagot ka niya, yung bawat taon na kayo pa, yung mga ngiti mo habang may hawak na mga lobong hugis puso, mga anniversaries niyo na hindi mo kayang palagpasin na walang pasorpresa, Lander, mahal na mahal mo siya eh. Hindi siya nagsalita, nanatili lang si F nakatitig sa akin ngunit ang galit sa mukha niya ay nanlambot na. Tanging pagnanais na lamang ang nakikita ko mula roon, pumikit siya ng mariin bago ako lapitan at pateka ng matagal ngunit may ritmong halik, ramdam ko ang pananabik, pag-ibig. Minahal ko siya, mahal kita, magkaiba yun, kung papapiliin mo ako, bukas at sa susunod pa, iisa lang ang isasagot ko, ikaw ang mahal ko. Namumula ang ilong niya at maging halos ang mukha niya, bakit kasi ang puti-puti niya, bilis tuloy mamula ng lahat sa kanya. Mamula ng lahat sa kanya, nagsisisi ka bang hinabol-habol mo ako noon? Puno ng emosyon niyang tanong, seryoso, agara ng pag-iling ko at pagkibot-kibot ng lobby ko. That was the best thing I had ever done, my entire life, Lander. Then why are you up for setting me free? Ngumiti ako, hindi ko yun gusto Lander, yun lang sana dapat ang nararapat, ipilit man natin, wala na akong ikagagaling, araw-araw, nang hihina ako. Gusto ko lang maging masaya ka, kahit may iwan na kita. Wala, basta mahal na mahal kita, iyon na lamang ang naisagot ko. Aurelia, niyakap ko siyang muli at hinalikan sa lobby, lahat ng sa kanya mamimiss ko, sana ay kaya ko pang magtagal upang magawa ko pa rin ang lahat ng ito sa kanya. Kailangan ni Angelo ng ina, tumango ako at nginitian siya, kaya nga dapat habang maaga, makahanap ka na ng ipapalit ko. Kailangan ko ng asawa, buong lakas niyang ginagap ang kamay ko, malakas ngunit maingat. I know what you're thinking, you want me to be on Dorothy, habang maaga pa. Gusto mo akong mapunta kay Dorothy dahil alam mong wala ka ng pag-asa pang mabuhay ng matagal, no? Paulit-ulit siyang umiling, puno ng pagsusumamo ang kanyang mga mata. Aurelia, no, everything's gonna be alright, okay? Walang Dorothy ang magsisilbing ina at asawa sa amin ni Uno, walang iba, it's just you, Aurelia, ikaw lang, gagaling ka,
Sa huling sinabi niya ay tumulo ang mga luha niya, umiiyak na naman ang asawa ko, at ako na naman ang dahilan ng pag-iyak nito. Just for once, lumaban ka naman ulit para sa amin ang anak mo, Aurelia. Matapang ka, malakas ka, hindi ka sumusuko sa laban, di ba? Nasaan na yon Aurelia na puno ng determinasyon at pag-asa sa buhay? Simula nang magkasakit ako, ngayon ko lang nakita ang nanghihina at nagsusumamong mga mata ni Lander, nakikiusap ang mga yon na huwag ko silang iwan. You'll get over with that various inside you, with that this is, like when you made me get over with Dorothy and made me love you, Aurelia. I never been this hurt in my entire existence. Ngayon lang dahil nakikita ko kung gaano ka nasasaktan, kung gaano ka nanghihina, gusto kong ako na lang, sana ako na lang ang makaramdam ng sakit na yan. Pero Aurelia, I just wish you to be a warrior this time. I hope you to be my soldier. We need you to be a fighter, please. As long as I want to live, Lander, my time has end. Bulong niya at matapos akong bigyan ng mabilis na halik sa lobby ko ay napapikit siya. Isang matinis na tunog ang umalingaungaw sa buong kwarto hanggang sa nabingi ako sa mga iyak at sigawan ng mga tao sa loob nito. Mabagal ang kilos ng lahat, at parang gusto ko nalang ipikit ang mga mata ko at tapusin ang buhay ko. Lumapit sa akin si Angelo at umiiyak siya, ibinigay ko ang aking mahigpit na yakap sa aking prinsipe. Mama, paulit-ulit niyang sigaw. Wala akong ibang naramdaman kundi ang pangmamanhid. Wala akong ibang nagawa kundi ang magpaagos sa mga taong pilit akong pinapalayo. Mahigpit akong kumapit sa damit ni Angelo na mahigpit ring nakayakap sa akin. Pareho kaming walang ibang nagawa kundi ang panuuri ng paulit-ulit na pag-pump sa aking asawa at sa kanyang ina. Paulit-ulit ko ring pinagdadasal ang mga katagang, please. Hindi ko may tuloy-tuloy na please. Wala akong may dugtong at nakakainis. Nakakainis kasi sa unang pagkakataon ng buhay ko. Wala din akong ibang ginawa kundi ang umiyak, nakikisabay ang bawat paghikbi sa mga pasiga na iyak ng mga nasa paligid. Parang nangyari na ito dati, Aurelia, noong mga panahong nanganak siya kay Angelo. Mga panahong una kong nakaramdam ng takot at sakit, ayoko na ulit mangyari ang ganoon, sana hindi na ulit mangyari yun. Mga pag-aalala na kung baka hindi na siya magising pagkatapos ng lahat. Do the operation, I'm donating my heart to her. Tila baga tumigil ang ikot ng oras at mundo sa akin pagsasalita, ang doktor na abala sa pagpapump kay Aurelia at ang mga taong tila umatras ang mga iyak at luha, nawala ang mamumurong ingay at napalitan yun ng nakakabinging katahimikan, as if on cue. Tumunog ang life machine na nasa tabi ng kama ni Aurelia na ang halos patuwid ng linya roon ay nagkusang nangulot, sabay na buntong hininga ang pinakawalan ng lahat. Lumapit sa akin si Mila, Maymay, Zid, at Ernan, punong-puno sila ng pag-aalala at napupuno rin ng luha ang kanilang buong mukha. Umiiling si Ernan habang malaya niyang tinapak ang balikat ko. She won't like your idea, we don't like it too. Naramdaman ko ang paghigpit ng kapit sa akin ng anak ko, si Angelo, hinaplos ko ang buhok nito at otomatiko siyang napaangat ng tingin sa akin. Dada, is mama okay na? Inusenteng tanong nito, bago pa ako makasagot ay binuhat na siya ni Zid. Tinanguan ko siya at bago nito ilayo sa amin ang anak ko ay pinalis ko na muna ang mga luha nito. That won't do to Aurelia, Lander, she won't like your idea, muli ay sa tinig ni Ernan. She's asleep, hindi niya malalaman, nanghihina akong sambit. Bro, inilingan niya ako nang tingnan ko siya, hindi ko kahiya. Pagsisimula ko at tila baga parang isang otomatikong makina ang aking mata na bigla na lamang magbubuhos ng luha. Hindi ko kayang panuorin siyang halos malagutan na ng hininga, unti-unti akong pinapatay ng sakit habang wala akong magawa kundi ang panuorin siyang nilalabanan iyon, mahinang isa tinig ko. Tingin mo ba magiging masaya si Aurelia sa desisyon mong yan, Lander? God, she'll blame herself. Inis na osek sa akin ni Maymay, pulang-pula ang gilid ng mata niya na sa kanilang lahat. Halata mong hindi pa natatapos umiyak, napatungo ako at pilit na tinatakasan ang katotohanang gusto na siyang isuko ng lahat. Lander, we, bum antong hininga si Zid, nakabalik na pala siya rito sa pwesto namin, hindi ko man lang namalayan. His bloodshot eyes were twinkling with water, na ilang saglit lang ay napakawalan na niya. We don't like the idea of surrendering Aurelia,
But, honestly, hirap na siya. Mahirap rin ito sa amin pero, bro. Kailangan na nating tanggapin. Let her have peace and let her rest. She's been through a lot already. Huwag na nating ipagkait sa kanya ang kalayaan. Pakawalan na natin lahat ng sakit na pumupuno sa kanyang katawan. Hindi siya bumibitaw kasi umaasa tayo. Alam niyang masasaktan tayo. Pero this time, isipin naman natin siya. Nahihirapan na siya ng sobra. This life, this world had been so cruel to her. She needs to be far from this cruel world. She needs to be free. Kailangan na niyang lumayo sa masalimuot na mundong ito. Damaloy ang malamig at mapait na luha sa aking mga mata nang makita ang sabay-sabay nilang paghagulgol dahil sa sinabi ni Zid. Nagyakapan sila na worry huli na nga ang lahat, na parang wala na talagang pag-asa. I am so up, gusto ko mang magalit sa kanila dahil sa pagsuko nila. Ay hindi ko magawa, lahat ng sinabi ni Zid ay tama, masakit man ay iyon ang katotohanan. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang may biglang bumalibag sa pintuan. Patakbong lumapit sa akin si Danica. Halata ang pagtataka kina Maymay. This girl role to be a badass to my friends. At marahil katulad ko ay nagtataka rin sila sa bigla ang pagdating nito na puno ng dugo at pawis ang nakarehistro dito. Lander, bahid sa boses niya ang pagod at lungkot, ibinigay niya sa akin ang isang piraso ng papel na natintahanan ng dugo. Agad ko yung inabot at sa panimulang basa ko. Nadagdagan ang lungkot na nararamdaman ko. As you read this, I hope my heart still beats and my pulse still kicks. I know, killing myself does not make you back, Lander, and this is the only way to have you back. I am heartily donating my heart to Aurelia. Huwag kang mag-alala, Lander. Buo ang desisyon ko nang gawin ko ito dahil ito na lamang ang paraan upang mapasa akin ka muli. My heart will always beats on you, babe. Always remember that. Love, Dorothy, she wants to give her heart to Aurelia. Lander, naiiyak na sambit ni Danica, ang kakambal ni Dorothy. Naging successful ang operasyon sa puso ni Aurelia, habang buhay na nakakabit ang puso ni Dorothy sa katawan ni Aurelia. Kahit hindi na, Lander, hinawakan niya agad ang kamay ko nang tumalikod ako sa kanya at tumakas sa kakulitan niya. Kasal na naman tayo, this is weird, Lander, pero hindi niya binitawan ang kamay ko imbes ay mas pinalapit niya ako sa kanya. Hinila niya ako papasok ng batik, nakanguso akong sumunod sa kanya. Isang magandang dilag ang sumalubong sa amin. Lander bowed his head kagaya ng kanyang nakagawian. Kapag Koreano talaga masyadong magalang. Good morning, Mr. and Mrs. De La Merced. Kanina ko pa kayo hinihintay. Ngumiti ito at lalo pang tumingkad ang magandang obra ng kanyang mukha. Sa pakiwari ko ay may lahi rin itong Korean. Makinis at nakakasilaw rin ang kanyang balat kagaya ni Lander. Manipis ang mga labi at maliit ang mukha, nginitian niya ako ng mahalatang nakatitig ako sa kanya. You're so beautiful, Mrs. De La Merced. Ah, thank you, ikaw din. Ang ganda mo. So Mr. De La Merced, can I borrow your wife? Susukatin lang namin, saad niya kay Lander. Tumingin sa akin si Lander at tinapunan saglit ang kabuuan ko. Napangiti ako nang magtaas siya ng kilay. Ikaw lang ang magsusukat. Ia-assist ko lang siya sa area, si Mr. De La Merced na ang magsusukat sa kanya, paliwanag naman ni Miss Ganda. Kumunot naman agad ang noo ni Lander at nawala ang kanina'y nakakasilaw ng ngiti sa kanyang mga labi. Lalaki, magsusukat sa asawa ko, Lesel, don't joke around. Tumawa ang babae na tinawag niyang Lesel, iyong napupunong diwa ko sa pagpupuri sa babae ay nawala dahil sa pagtawag sa kanya ni Lander. Kilala siya nito at hindi ko alam kung sino ito sa buhay nito. Bakla, Lander, huwag kang paranoid. Natatawang sagot naman ng babae. Lalo lang akong napasimangot dahil sa paraan ng pagsagot nito sa asawa ko. Parang ang komportable na nila sa isa't isa. At parang sobrang tagal na nilang magkakilala. Binabawi ko na pala yung sinabi ko. Hindi siya maganda. Let me do it. Ako na lang magsusukat sa kanya. Give me the tape measure. Nilahad pa nito ang kamay na parang may hinihinging bagay. Hindi ko magawang ngumiti sa pagiging possessive nito dahil sa lesel niya. Nakakainis. Nagseselos ako kahit wala naman silang mali siya pareho. Normal lang ang pag-uusap nila. Oo, at ang komportable nila sa isa't isa. Pero alam ko naman alam na ng babaeng ito na ako ang asawa ni Lander. You're so possessive, pati ba naman bakla, Lander? Natatawa ulit na saad nito sa asawa ko.
Kunot-noo pa rin si Yano habang nagpupumilit na iwinagayway ang kanyang palad sa harap nito. Tape measure, naramdaman ko ang paglakbay ng braso nito sa baywang ko. Doon ko na ibalik ang ngiti ko. Well, kung sino man ang lesel na ito sa buhay ng asawa ko, hindi nito matatanggal ang katotohanan ako ang asawa ni Lander at ako ang mahal nito. Napangisi ako sa mga naiisip ko. Mabilis pa sa alas 4 ang pagtanggap ni Lander sa tape measure na ibinigay ni Lesel. Tinuruan siya nito kung ano ang dapat sukatin, dahil ayaw magpatulong ni Lander at gusto daw masolo ako, ang landi. Okay, aasikasuhin ko lang ang ibang customers, ayaw niyo namang magpaistorbo, sige lang, take time, feel at home, okay, pagpapalam nito sa amin, nakangiti niya akong sinulyapan kaya napangiti na lang rin ako sa kanya. Nang umalis ito ay kinurut ko si Lander sa pisngi. Sino yun? Agap kong tanong na ikinataas lamang ng kilay niya. Nagtuwid ang kanyang mga labi at nangunot muli ang kanyang noo. Si Lesel, tanong niya na naninigurado sa tinatanong ko. Sino pa ba? May iba ka pa ba ha? Asek ko. Hinawakan ko ang tenga niya at pinisil ito pataas. Agad naman siyang nagmaktol dahil doon. She's just a friend, Danica and Dorothy's friend. Sa kanya kami nagpasukat ni Dorothy ng wedding dress noon. Pero nang matapos siyang magsalita at natutap niya ang lobby niya, siguro ay narealize niya na hindi dapat ang sinabi niya, na wala ang ngiti ko pero tumango ako at pinitik siya sa noo, naalala ko tuloy yung mga panahong nagsusukat ako ng wedding dress dahil sa nalalapit naming kasal, mga panahong hindi pa niya ako mahal. Flashback, hindi kita masasamahan, saad lamang ni Lander sa akin, hindi ko pa man nasasabi ang gusto kong sabihin. Wala akong ibang nagawa kundi ang mag-drive mag-isa at maghanap ng magandang boutique na pwedeng pagpasukatan ng wedding dress. I decided to go Danica's boutique. Ayoko sana, pero yun lang talaga ang isa sa pinakamay magagandang gawa at pinakasikat na fashion boutique sa lahat. Ayoko dahil kambal siya ni Dorothy at bitter ako. Kaso ayoko namang magsuot ng dress na hindi ako satisfied sa pagkakatahi at style. But life unfairly plays my destiny. Babe, gusto ko yung simple lang, you look so elegant that way. Ayoko nung maraming pakitang skin, okay? You know I'm conservative pagdating sa'yo. Pagpasok ko pa lang sa boutique ay kamalasan na ang nadatnan ko, Dorothy and Lander, happily looking for some of wedding gowns portraits. I hope to marry you, Lander, I hope to really marry you, bulong ni Dorothy kay Lander. Lumapit naman si Lander sa kanya at hinalikan nito sa noo, malamyos na hinaplos ang pisngi nito at muling hinalikan ito ngunit ngayon ay sa lobby, napapikit ako dahil naramdaman ko ang pamumuo ng mga luha sa mata ko, namaga ang lalamunan ko, ang sakit, ako iyong ikakasal, oo, pero bakit pakiramdam ko, ako iyong may iwan. Hindi niya ako sinamahan, hinayaan niya akong mag-isa, para samahang mangarap ang taong totoong minamahal niya. Para akong ikakasal sa sarili ko lang, kasi ako lang yung naghahanda, ako lang yung excited at ako lang ang masaya. Pagtatapos ng flashback, I'm sorry, nanginginig akong bumaling kay Lander, ngumiti ako ng pilit sa kanya. I'm sorry, Aurelia, I'm sorry for not giving you the chance to feel how joyful to be the bride is, sa pagkakataong yun ay kusang tumulo ang mga luha ko, agap niyang nilukob ang mukha ko. Ang init ng kanyang mga palad, nakakaliyo. Gusto kong iparamdam sa iyo ang pakiramdam na nooy pilit kong pinag-Kate ibigay. Hayaan mo akong iparamdam sa iyo ngayon na masaya, masayang ikasal, will you marry me? Again, Aurelia, pumikit ako at inalala lahat. Kung paano kami nagsimula, at pagmulat ko ay nakita ko kung paano kami magtatapos. Oo, I will be your wife again, still?